16. At ito po ay patungkol sa The Kingdom of God. Kaya yun na rin po yung ating title ngayon, The Kingdom of God. So, ang Panginoong Jesus, mula po sa verse 1 ng chapter 20, ay kanya pong ipinaliwanag ang kaharian ng Panginoon. Pero bakit nga po ba niya na napunta dito? Bakit niya mas lalo po natin maintindihan kung address po tayo ng kaunti sa Matthew 19 at mula verse 16. Ano po? Kasi dito po mayroong pagkakataon na nag-usap ang isang mayaman at ang ating Panginoong Jesus. At ang tanong ng mayaman, paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Makita natin yan sa verse 16. Tinatanong ng Panginoong Jesus. At marami ang sinabi ang Panginoong Jesus patungkol sa pagsunod sa law ni Moses. At nabanggit naman ng mayaman na ang lahat ng ito ay kanya nang nagagawa. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon ay may isa pang kulang. At ito yung naging problema ng mayaman. Kasi, ang sabi ng Panginoon, ibenta niya ang lahat ng kanyang kamiharian, pamigay ng mga mahihirap, at sumulit sa kanya. Kita natin sa verse 21. No? Nalungkot ang binata nung ito ay marinig niya sa Panginoong Jesus sapagkit siya ay napakayaman. Kaya nabanggit dito ng Panginoong Jesus yung patungkol sa kaharian ng Diyos. At ang sabi niya sa verse 23, napakahirap mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman. Dito na narinig ito ni Pedro. Kaya nagtanong si Pedro. At yung tanong niya sa verse 27, paano naman po kami? Sabi niya, iniwan namin ang lahat. Ano ba ang mapapala namin? So, kaya nga dito ay itong mga tanong ni Pedro, ito ngayon ang naging daan upang ipaliwanag ng Panginoong Jesus ang kaharian ng Diyos. By the way po, sa pagpapaliwanag niya ng kaharian ng Diyos, hindi po mawawala ang buhay na walang hanggan. Kung mapapansin natin kanina, yung mayaman, ang tanong niya, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At nabanggit naman ng Diyos, mahirap mapabilang ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Bakit kaya itong dalawang ito ay pinagsama sa pagpapaliwanag ng Panginoon, Panginoong Jesus, dito nga po sa parable ng pag-aaral natin? Well, makikita po natin na ito pong mga nananahan sa kaharian ng Panginoon ay yun lamang may buhay na walang hanggan. Kaya wala pong nananahan sa kaharian ng Diyos o pinag-aharian ng Diyos ng patay o hindi ligtas. Kaya nga po, itong dalawang ito ay napakahalaga sa ating pag-aaralan. So, dumako na tayo sa Matthew 20 verse 1. Nag-umpisa ang Panginoong Jesus sa kanyang pagpapaliwanag. Sabi niya pa nga, sapagkat ang kaharian ng langit, nabanggit na po ito, tumutukoy nga ito nung binanggit niya na napakahirap makapasok ang mayaman dito. No? Pero ibang topic na po yun. Kumbaga, sabi ko nga, hindi natin kasi maintindihan ito kung hindi natin babalikan yun. Kaharian ng langit. Sa totoo po, wala talagang makakaintindi nito. Bakit? Wala pong makapunta sa langit maliban sa Panginoong Jesus. Kaya kung ang magtuturo ay yung nanggaling sa langit, ay siya lang may authority upang ito ay ipaliwanag sa atin. Now, ano nga ba ang kaharian ng langit? Sabi niya, ang kaharian ng langit, okay, so, yung mga bagay sa langit, siya lang ang nakakaalam, para malaman ng taong mga kausap niya, particularly ang mga apostles at mga disciples, kailangan gumamit siya ng kwento na naiintindihan dito sa lupa. Kaya nga po, ang kahulugan ng parable ay isang simpleng kwento dito sa mundo na mayroong kahulugan sa langit or heavenly meaning. No? Ito na, sabi niya, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan.
Maagang lumabas sa umaga upang umupa naman ang gagawin sa kanyang basan. So dito pa lang sa verse 1, makikita na natin na yung itong pinuno ng sambahayan na to, kung saan ito ay yung paliwanag ng Panginoon sa kaharian ng langit, inalintulad niya sa isang tao na pinuno ng sambahayan, na lumabas upang humanap ng manggagawa sa kanyang. So ito, maiintindihan na ngayon ng mga tao. Kasi pamilyar na ang Diyo rito. Pamilyar ang mga apostles niya, ang mga Pharisee, na pag pinag-usapan yung ubasan, ay meron nito sa kanila. Kaya mas madali na nila malalaman ngayon kung ano yung ikinukwento ngayon ng Panginoong Jesus. So, nabanggit dito, maaga pa lang lumabas na yung may-ari ng ubasan. Alam niyo po, kasi po sa panahon ng Panginoong Jesus, itong panahon na ito, nag-uumpisa po yung pagtatrabaho from 6 in the morning to 6 in the evening. 12 hours po yan. Kaya nga, bago pa lang mag-alas 6, early in the morning, lumabas na itong may-ari ng vineyard upang maghanap ng mga tao. At usually, itong mga taong hinahanap niya, ano bang klase ng mga tao ng panahon niya meron na manggagawa, no? Sa panahon kasi ng Panginoong Jesus, meron yung mga may-ari ng mga vineyards. Tapos sila ay nag-hire ng mga manggagawa. At ang mga manggagawa, merong mga permanente. At yun yung mga nasa household nila, nagtatanim. At yung mga employed sila na long-term basis. No? Pero itong tinutukoy ng Panginoong Jesus dito sa kwento na hinanap ng may-ari ng ubasan, ito yung mga taong day work. Yung, ano ba ibig sabihin ng day work? Magtatrabaho sa isang araw para kumain. Bukas din nila alam kung meron pa ulit trabaho. At usually, itong mga taong ito nagtitipon sa mga agora, sa pamilihan, sa iba't ibang lugar. Sila yung pinakamababang antas ng mga gagawa. Ito yung tinutukoy dito. At sila nga po ay hinanap ng may-ari ng vineyard at nakipag-usap sa kanila sa isang denaryo, no? Na magtrabaho sa ubasan, babayaran sila ng isang denaryo. Alam niyo po, noong panahon ng Panginoong Jesus, yung isang denaryo, isang napaka masasabi na natin na reasonable at magandang sagot. Yung isang Roman soldier tumatanggap ng isang denaryo sa isang tao. Kaya nga po, masyadong itong may-ari ng vineyard ay galante. Kasi yung pinakamababa na antas na manggagawa sa panahon nila, babayaran niya ng isang denaryo. Pagkatapos pumunta itong manakuha niya manggagawa sa verse 3, nung ikatlong oras na, or ito yung 9 o'clock na, 9 a.m., umalis na naman siya, naghanap na naman siya. At nakita niya sa mga iba na nakatayo pa rin sa pamilihan, walang ginagawa. Sabi niya, pumunta rin kayo sa ubasan, verse 4 yun. At mapapansin natin dito, hindi na siya nagsabi kung magkano yung ibabayad niya. Basta sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang nararapat. Pumunta lang kayo. Alam niyo po, yung mga kausap niya nga rito, sabi niya, itong mga manggagawa nito, sila yung pinakamababang uri ng manggagawa. Wala silang bargaining power. Pag hindi sila gumawa, hindi sila kakain. Yung pamilya nila hindi kakain. So, wala sila sa, they cannot negotiate about the payment. Basta pumunta sila, alam nila na babayaran sila. Okay na yon. Itong ika-anim na oras na, ito na yung, on the 6 hours, ito yung 12 noon, alas 12 sila. Lumabas ulit yung may-ari ng vineyard. At yun din ang ginawa niya noong alas 3 ng hapon. At hanggang sa mag-aalas 5 na, yung 11th hour. Kaya pa rin siya, makita niya, itong mga manggagawa na walang ginagawa, pinapunta niya sa kanyang upasan. Mapapansin natin, yung tao na ito na naghahanap ng mga manggagawa, hindi siya after doon sa maibibigay ng mga manggagawa. Kasi ano pa yung maibibigay ng manggagawa sa
alas 12, alas 3 ng hapon, alas 5. Mas more siya doon sa maibibigay niya sa mga manggagawa na nais niyang tulungan. Ito yung kwento niya na madaling maintindihan sa earthly na setting. Ito nga na ngayon. Nung magdadapit hapon na, magsi 6 p.m. na, pinatawag niya na ang mga manggagawa. At inutusan niya ang kanyang forma na bayaran sila ng tupa. Ito yung nag-strike sa akin, ano, na ang kanyang binigay na utos ay bayaran ang mga manggagawa, unahin yung mga huling dumating at ihuli yung mga nauna. Alam niyo, pamapansin natin dito na yung kanilang transaksyon sa mga ganitong klase ng manggagawa daily. Bakit? Kasi nga po, pag hindi nabayaran itong mga manggagawang ito, wala silang kakainin. Kaya kung papansinin natin sa Deuteronomy 24:15, naguutos doon, ibigay sa mga ang upa sa araw na kinita ng mga manggagawa bago lumubog ang araw. Kaya kabilin-bilinan ito ni Moses sa Deuteronomy. Sa Leviticus din na huwag mong gigipitin ang iyong kapwa upag nanakawin siya. Ang sahod ng isang upahang lingkod ay hindi dapat manatili sa iyo sa buong gabi hanggang sa umaga. Leviticus 19:13 naman yun. Meron ding sinasabi si Santiago sa 5:4 na patungkol din dito sa pagbayad sa mga upahan, sa mga manggagawa. Na huwag ipagkakait ito sapagkat sila ay pag umiyak ay yung makakarating sa pandinig ng Panginoon ng mga hukbo. At yun ang hahatol at yun ang magtatanggol sa kanila. Kaya nga ito na, nagkabayaran na. Nang lumapit yung inupahan ng ikalabing isang oras, sa verse 9 tayo, Matthew 20, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng isang dinaryo. So malamang yung mga nauna nung umunta nung 6 a.m. o yung first hour, nagbulong-bulungan. Wow! Isang oras lang ang pinasok nila. May isang dinaryo. Tayo, 12. So kung isang oras, isang dinaryo, nag-i-expect sila 12 dinaryo. Ito na ngayon. Nang lumapit ang mga nauna, makakala na itatanggap din sila ng mas malaking halaga. Nakita natin sa verse 10 niya. Pero ang tinanggap nila ay isang dinaryo rin. Ano nangyari? Sa verse 11, nagreklamo sila. Bigla nilang naisip yung kanilang sarili na nagpakahirap nung umpisa pa lang samantalang itong mga nauna isang oras lang nagtrabaho. So, iniisip nila na mas deserving sila kaysa sa mga anak na at mas malaki dapat ang matanggap nila. Alam niyo po, ito yung isang malaking problema sa ating na mga nilalang ng Diyos, no? Madalang kang makakita ng isang tao na naggalak dahil pinagpala yung isa niyang kapatid. Na kapatid, na uy, natutuwa, kahit isang oras ka lang nagtrabaho, pareho tayo ng tinanggap. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang sa katunayan. Kung babalikan natin yung sinabi ni Pedro, ang sabi ni Pedro, kami, iniwan namin ang lahat. Ano naman ang para sa amin? Ang iniisip ni Pedro, kami nagpapakahirap. Kami yung nasa 6 hour. Kami yung nasa first hour. 6 a.m. nagtatrabaho na. Ano yung para sa amin? So makikita na natin yan na maging ang mga apostles, maging itong thinking. No? Kaya nga, kung titingnan natin, tatalong tayo sa Matthew 20:20, ganun din ang nangyari. Yung bang self-entitlement
Matagal akong nagtrabaho, nagtiis, Panginoon, 3 years na tayong magkasama. Pag dumating ka sa iyong karian, ano sinabi? Imagine from John at saka kay kapatid niya, kay James na. Pwede ba? Ginamit tayong nanay nila na itong mga anak ko ay ilagay mo sa kanan at sa kaliwa mo. Bakit? Eh kasi nauna kami. Naghirap kami. Ano nangyari? Nagalit yung mga apostles. Hindi dahil si James at John ay nagsabi ng ganon. Kung hindi, naunahan kasi sila. Kasi paano naman kami? Naghirap din kami. Ang totoo, ganon ang thinking ng tao. Yung kami-kami. Ako dapat, mas nararapat sa akin ito. Bigla nilang naisip ng mga taong ito na yung nakakapasong init. Samantalang nag-usap naman sila na isang dinaryo, isang araw. Ganyan din ang setting sa ano? Sa mga pisina. Pag meron kang na-increase na isa, nakarapat na ba? Yung iba, magsasabi, kami rin. Eh, paano naman na-increase na? Eh, yung output, eh, malayo-malayo dun sa in-adjust mo yung salary. Hmm? Pero hindi mo naman sila binawasan. Kung ano man yung binigay sa kanila, yung pa rin naman. Alam mo, yung hindi totoo yun sa Pilipino lang yung talangka mentality. Noon pa man nangyayari na yan. So, ito, kwento ng Panginoong Jesus. Pinapaniwala niya kung anong kalian ng Jesus. At lumabas nga na ganito. Mayroong inggitan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, eh, nag-usap tayo, hindi kita dinadaya. At tinutupad ko yung ating usapan na isang dinaryo. Makita natin sa verse 13 yan. Sa verse 15, tinanong niya rin, ako ba'y walang karapatang gumawa sa pag-aari ko? O naiinggit ka lang sapagkat ako'y mabuti? Yung nagre-reklamang kausap niya. At mapapansin natin na bakit na naman niya ulit yung verse 16. Ang huli ay mauuna at ang una ay mahuli. Na binanggit niya rin kanina sa chapter 19. So, ano kaya ang ibig sabihin din ito? By the way, dalawang klase ang ating makikita dito sa kwento na ito. Parable, at ito nga yung nabigay ko na kanina na ang kahulugan, isang simple na kwento sa lupa na may kahulugan sa langit. Ay, ano naman yung isa? Proverbs. Yung ang huli ay mauna at ang una ay mahuli, ito ay proverb. Na meron ding riddle o bugtong. Ano ibig sabihin nito? Bakit kaya niya nasabi ito bago niya umpisahan yung pagpapaliwanag sa kaharian ng langit? At pagkatapos ng paliwanag, sinabi niya ito. So yun ang aalamin natin. No? Punta na tayo ngayon sa heavenly or divine lessons doon sa mga tinuro ng Panginoon. Una, makukuha natin. Kanyang pinapaliwanag na yung taong binabanggit dito sa verse 1 ng chapter 20, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Siya yung may-ari ng vineyard. Well, makita natin sa Matthew 9:38. Sabi niya sa mga alagad niya, idalangin sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-aning. Siya yung may-ari. So yung tao, siya yung ang Panginoong Diyos at yung vineyard, ito yung kingdom ng Panginoon. At makikita natin sa kingdom ng Panginoon, ito ha, anong ginawa ng may-ari ng ubasan? Siya ang naghahanda. Hindi siya ang hinanda. Sa kingdom ng Panginoon, ang nag-i-initiate ng para maghanap ng mga idadalin sa kingdom ng Panginoon ay ang Diyos mismo. Kaya yun yung isang divine or heavenly meaning ito. Siya ang nag-i-initiate sa paghahanap. At ano naman yung banya? Ito naman yung mission field. Ito yung kanyang kingdom. No? Pangalawa, nakikipagkasundo ang Panginoon. Hindi niya ipinipilit sa tao na kalagkarin niya, dalin niya sa kingdom niya. Sa katunayan,
Ang alok niya ay 1 denaryo. Ang Diyos, itong isang matututunan pa natin, ang nagbibigay ng conditional terms sa kanyang kingdom. Hindi ang mga naalala ninyo yung mayaman, nagtanong, Panginoon, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibinigay ng Panginoon Jesus ang term. Tinanggihan niya yung term. Hindi niya kaya. Bakit? Mayaman siya. Mas malaga sa kanyang kayamanan. By the way, yun ang dahilan. Hindi ibig sabihin yung mayaman, hindi napupunta sa langit. Kung hindi, kailanganan ng mayaman, kanyang kayamanan, higit sa kaharian ng Panginoon. So, ang Panginoon ang nagbibigay ng kondisyon. Hindi siya namimili. Ano pa? Makikita natin, kahit na 11 na o 5 na ng hapon, naghahanap pa rin ng Panginoon, patuloy siyang ng mga dadaling sa kanyang kingdom. Kahit sa last minute, no? Alam niyo, mapapansin natin dito yung katangian ng Diyos o yung kanyang compassion. Alam niyo po ba, kung mapapansin natin yung mga tao na nagsasabing, walang umuupa sa amin. Kasi tinatanong sila ng Panginoon ng may-ari ng binyag. Bakit po? Walang umuupa sa amin. Alam niyo po, hindi ibig sabihin na sila ay tamad. Hindi na ibig sabihin sila ay nahina na. Kundi wala lang talagang nag-hire sa kanila. Well, marahil, may sakit na sila, o may karamdaman, o matanda na. Pero ang Panginoon, patuloy silang hinahanap. No? Kaya nga, ang Panginoon, hindi nagsasawang maghanap ng mga tao na nawawala para dalhin niya sa kanyang kaharian. At ano yung ginagamit niya? Kapatid, kung mapapansin mo, sa kaharian ng Diyos, yung kinuha niya ng 6 ng umaga, 9 ng umaga, 12 ng hapon, 3 ng hapon, hanggang 5 ng hapon, anong ginagawa niya? Magtrabaho sa kingdom ng Panginoon. Kung sabihin, sa kaharian ng Diyos, walang kukuya-kuya-kuy. Ang lahat po nagtatrabaho. At ano ba ang trabaho sa binyan? Sa kaharian ng Diyos? Ay yung maghanap ng mga taong nawawala. Ang magpahayag ng mabuting balita. Alam niyo po, regardless kung ano panahon tayo tinawag ng Panginoon, maaring 6, maaring 9, 12, 3, maaring dapat hapon na tayo tinawag. Pero kapatid, hindi yung reason upang hindi tayo gumawa. Sa kingdom ng Panginoon, walang tatamad-tamad. Bawat isa ay nagtatrabaho. At alam niyo ba yung pinakamaganda? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng 1 denaryo? Ito yung kanyang ibinigay sa mga tao na tinatawag niya sa kanyang kaharian. Ano ang meaning ito? Anong heavenly meaning itong denaryo na to? Kapatid, ang denaryo, ito yung eternal life. Same. Yung tinawag niya ng 6, tinawag niya ng 12, tinawag niya 5. Remember yung the dying thief? Minuto na lang yun sa kanyang kamatayan. Pero anong natanggap niya? Same. Eternal life. Alam niyo ba ibig sabihin ng isa pang meaning ng denaryo, kapatid? Everything that we need, ibinigay ng Panginoon. Hindi siya magamit. Kaya, ito yung hindi maintindihan ng mga persons yung panahon na yun. Kami, 3 taon nagtatrabaho pa sa mga. Tapos itong bago lang na darating. Remember yung
May dalawang bulag na nagsasabi, Panginoong Jesus, have mercy on us. Sinaway sila ng mga disipulo, di ba? Ang sabi sa kanila, huwag niyong guluhin ng Panginoon. Pero nung pinagaling sila ng Panginoon, ano yun? Malapit na namatay ang Panginoong Jesus. 11th hour na yun. Klasinto na yun. Hindi maintindihan ng mga disipulo na itong dalawang bulag na ito ay katulad din nilang makakasama sa kingdom ng Panginoon. And merong the same eternal life. Kaya kapatid, isang malaking ipagpapasalamat natin. Kahit ang estado ng buhay na pinagawag tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. E ano ba eternal life? Eternal. Ano pang hihingin mo? Wala na. Eh bakit mayroong reward? Well, ibang usapan yung mga reward. Pero ano pa bang higit na reward sa eternal life? Perfect life. Ano pa hanapin mo? Just the same sa impyerno. Totally permanent. Malayo ka sa piling ng Diyos. Wala namang malayo ng konti sa piling ng Panginoon. Hindi, totally. Malayo sa piling ng Panginoon. In the same manner, eternal life, eternal. Ano pang hanapin? Wala na. Kaya, napaka palad nung habang pinapaliwanag ito ng Diyos sa kanila, yung taong mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, wala ka nang hahanapin pa. At alam niyo po ba kung ano equalizer sa kaharian ng Diyos? Grace. Bakit grace? Pumunta ka ng alas 6, pumunta ka ng alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Pare-pare makasalanan, pare-pare eternal life. Equal. Bakit? Kasi napaka galante ng Panginoon. At kailanman, hindi niya, wala siyang pangako na hindi niya tinupad. Siya ay mapagkakatiwalaan. Kaya nga, ito yung magandang iiwan natin sa pag-iisa sa atin. Ano bang estado na ng buhay meron ka ngayon? Marahil ang iba ay nasa twilight zone na. Alas 5 na ng hapon. Irregardless, same pa rin ang nire-require ng Panginoon sa kanyang kingdom. Ang bawat isa ay gumawa. By the way, yung kingdom ng Panginoon, makikita ninyo, hindi ito nakukuha by merit. No? Bakit? Sabi nung alas 6 na yung first hour na pumunta, karapat dapat ako. Hindi, kasi yung dinari sobra-sobra sa tinrabaho niya. At by the way, hindi siya ang humanap sa Panginoon. Siya ang hinanap ng may-ari ng lupa. Kaya walang pwedeng magmalaki sa kingdom ng Panginoon. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo same eternal life. Diyan po natin makikita yan sa kingdom ng Panginoon. At mapalad tayong lahat sapagkat tayo ay kabilang sa kingdom ng Panginoon. Magandang gabi po. Salamat po.